Digital Love Lines. Love Lines. Hello po, Digital. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Ako po pala si Althea, hindi ko po totoong pangalan. At kasalukuyan po akong nasa Hong Kong ngayon. Digital at Ate Fairly, simulan ko po ang love story ko nung ako'y nasa Kuwait pa. May nakilala po ako sa Facebook at tawagin na lamang po nating pangalang si Jan. Si Jan po ay naging nag-friend request sa Facebook ko. At mga 2 days ago, confirm ko siya. At yun po, Digital, nag-chat-chat kami at nagkabigayan po ng number. Halos araw-araw, gabi-gabi na po kami nag-uusap, Digital. Nasa Saudi po siya pala. 45 years old na po ang edad niya. At ang sabi niya, widow na po daw siya, Digital. At mayroon pong 3 anak sa unang asawa. At nag-asawa siya ulit at nagkaanak na naman ng 2. Digital ang sabi niya. Nagkahiwalay na din sila sa pangalawa niyang girlfriend. Kasi di naman sila nagpakasal. So yun, Digital, sabi ko naman, may anak ako isa at hiwalay din ako kasi yung asawa ko nangapit bahay. So Digital, palagayan kami ng loob. Naligaw siya sa akin tapos nag-aalanganin ako, Digital, noong una. At sabi niya naman, pero maniwala daw ako sa kanya. E friend ko daw siya sa FB ko ng anak niya. At yun na, Digital, nag-chat-chat na kami ng anak niya, Digital. Sa katagalan, naging kami ganun pa rin, routine namin, araw-araw, chat-chat, tawag-tawag. Tapos marami siya plano sa aming 2, Digital. Tapos plano namin, Digital, sabay na kami uwi ng Pilipinas. Nakalipas ang ilang buwan, Digital, pagramdam ko talaga may something, DJ. Tapos kung tanungin ko siya kung may problema ba, sabi niya wala daw. Pero may ibang kutob talaga ako, Digital. Nag-stalk ako sa mga luma niyang account sa Facebook. Yung mga naglikas or mga naglika sa mga post niya isa-isa or nag-like na sa post niya isa-isa kung tinitingnan DJ. Tapos may nakita akong nag-like na ang profile picture niya at may kasamang babae yung nag-like. Kinabahan ako, Digital. Nibiyo ko ang profile ko or profile kaagad, Digital. Tapos tinignan ko mga post, DJ. Nagulat ako kasi mga picture nilang 2 ng babae, DJ. Nanginginig mga kamay ko, DJ. Sinabi ko sa kanya agad tungkol dun. Pinag-screenshot ko, DJ. Tapos hindi siya makaimik. At sabi ko, DJ, i-chat ko yung babae at sabi niya wag daw. Nasa Pinas na daw yung babae at yung mga anak-anak, pinagsasabi niya, DJ. Or anik-anik, anong anik-anik? Pinagsasabi niya, DJ. Di ako nakinig, DJ. Chat ko yung babae. At nung nakachat ko ang babae, DJ, totoo na pala na nasa Pilipinas siya. At buntis siya umuwi sa Pilipinas. At anak nila ni June ang bata. At doon, DJ, nanginginig ako at napaiyak, napahagulgul ako. Kasi napakagaling magsalita ni Jan, DJ. Kapaniwala, noong una, kaya ko pang or kaya napamahal ako sa kanya noong una. Kasi pati pamilya ko, DJ, close din niya. So yun, DJ, pinili ko siya, DJ, at ako pinili niya. Digital, nag-usap kami ni Jan na suportahan niya yung babae na nabuntis niya. Pero hanggang sa bata lang, DJ. At sinabihan ko din yung babae, DJ, na mag-support na lang si Jan sa baby. At ayaw ng babae. Huwag na lang daw, DJ, hindi daw niya kailangan ang sustento ni Jan.
At ang presensya daw ni Jan ang gusto niya, DJ. At kung ayaw daw ni Jan sa kanila na magiging anak nila, tanggalan daw niya na karapatan si Jan sa baby nila. So yun nga po, DJ Jel, masakit DJ Jel, gustong gusto ko nang pakawalan si Jan. At pinaubaya ko na doon sa buntis niya. Kahit masakit, araw-araw na lang akong umiiyak. Kasi kung sa umpisa, DJ Jel, sinabi na DJ Jel sa akin na may nabuntis na pala siya sa Saudi, di ko na sana siya pinatulan, DJ Jel. Pwede pala, may nabuntis din pala sa Saudi, oh. Kalain mo, kapwa Pilipino. Sabi nila, mahigpit sa Saudi. Sabi lang pala. May diskarte pa rin, oh. Oh, may nabuntis nga, eh. Kaso, DJ Jel, napamahal na ako sa kanya. Stress na stress ako sa sitwasyon, DJ. Panay ni iyak na lang ako. At buti na lang, yung kasama ko na ibang lahi sa Kuwait, DJ, ay inintindihan ako. Pag umiiyak ako, DJ, haplusin niya ang likod ko. Tapos panay advice sa akin, DJ, na maga na mata mo. Kasi ayaw naman niya ako pakawalan, DJ Jel. Kasi sabi niya, yung babae daw na yun, kahit sino-sino lang din ang tumitira. Kasi kahit friend daw niya, nakatira din doon sa girl. So kahit masakit, DJ Jel, tinuloy ko pa rin relasyon namin, eh. Dahil nga mahal ko si Jan. Pati pala mga anak niya, sa una, walang kaalam-alam tungkol sa babae na nabuntis niya sa Saudi. Bali ako na lang ang nagkakaalam. Saka na naman, or saka nalaman ng mga anak niya. Noong nagpatulong na siya sa mga anak niya, na kumbinsihin ako na huwag siyang hiwalayan. Ang mahal ka nga. Tapos sinabi ko sa mga anak niya, DJ, tungkol sa mga pangyayari. DJ Jel, kapanipanawala din talaga kasi DJ ang mga kasinungalingan niya. Kasi picture ko, post niya, pero may babae na nabuntis niya, kahit isang picture, wala. Nakalipas ang ilang buwan, nakauwi na ako ng Pilipinas, DJ, at hindi kami nagkasabay sa pag-uwi. Kasi di pa siya pinayagan ng amo niya. Tapos habang nasa Pilipinas na ako, DJ, nagstay lang ako sa mga 2 months siguro at mag-abroad ulit ako. At sabi niya, DJ, huwag mo na daw ako babalik or huwag daw muna ako babalik sa abroad. Hihintayin ko daw siya, DJ. At siya daw bahala, DJ, magsuporta sa akin at sa anak ko. Pumayag naman ako, DJ. Sa ganoong sit-up namin, pina-open niya ako ng account sa bangko para pag magpapadala daw siya ng pera, doon na daw niya ihulog. So yun na nga, DJ, patuloy pa rin po ang contact namin. Away din palagi kasi di mo maiwasan talaga, DJ, na mabalikan ang mga nakaraan. Hanggang may bininta na house and lot sa amin. Tapos sinabihan ko siya. Tapos okay naman sa kanya. Tapos binili namin, DJ, sa pangalan ko. Habang nasa Saudi po siya, at paglipas pa ng ilang buwan, DJ, umuwi na siya, sinundo ko siya sa may airport. At dumiritsok kami sa sugo. Ay, susah. Digital Love Lines. Love Lines. Digital, habang nasa hotel na kami ni Jan at may mga nangyayari sa amin na dati video ko lang namin ginagawa, minamaniho. Sa kanya, at ngayon ako na ang nagmamaniho. Oh, son. Nakapito kami, DJ. Pero parang ako lang, isang beses lang nakaraon.
Ewan ko. Ambot sa langaw. My God. I hate. Parang wala akong naramdaman, DJ. Maliit pala alaga niya. Tapos pagkatapos nun, DJ, umuwi kami sa amin. Pakilala ko siya sa family ko. Pagkatapos punta naman kami sa family niya, DJ. Pero noong doon ako sa family niya, DJ, hindi talaga ako komportable. Kasi sa umpisa, nagalit mga anak niya. Ba't sa amin dumiritso papa nila, hindi sa kanila? Kasi DJ Jal, alam ko naman ang nararamdaman na mga anak niya. So umpisa pa lang, DJ Jel, ayaw ko talaga sumama sa kanila, pero ayaw naman din niya umuwi sa kanila pag hindi ako ang kasama niya. Ang sa akin, DJ, kasi sana DJ Jel banding muna niya yung mga anak niya bago ako. So gano'n na nga, DJ Jel, punta kami sa mga anak niya. Iba talaga pakiramdam, DJ. Tapos 3 days lang kami doon, DJ, sa mga anak niya. Nung pagbalik namin sa amin doon, doon na nagsimula ang away-away na mga anak niya. Kahit ano-ano na mga words na nababasa ko sa mga conversation nila, at nanitindihan ko po yung DJGL, pero si Jan lang talaga ang problema. Kasi mas inuuna niya talaga ako, ang pamilya ko na makasama kaysa sa mga anak niya. At simula nun, DJGL, para akong nagising sa katotohanan, DJGL, na ito ba talaga yung lalaki na gusto ko? Sobrang complicated po yung sitwasyon at parang wala nang pinagkaiba sa asawa ko, DJ, na nawala na ang pakiramdam sa anak niya. Basta siguro lang ang babae niya. Kasi ako, DJGL, nanay na ako eh. Naramdaman ko ang mga pangungulila sa mga anak niya, DJ. Kaya habang nagsasama kami, DJ, nag-apply na din ako pabalik sa abroad. Tapos habang nag-apply ako, nag-work din siya sa my Metro Manila. At magkasama pa rin kami. Pero nag-isip-isip na ako, DJ, ito ba talaga ang buhay na gusto ko? At pagkalipas ng ilang buwan, nakalipad na ako dito sa Hong Kong. At ganun pa man, palagi na mag-aaway, selos ng selos, kahit na ano-ano, pinagsasabi niya, DJ Jel, nakakasakal na. Tapos hanggang umabot sa point na napuno na din ako. At sabi niya, pagod na din daw siya. At sabi niya, tama na daw. At yun, DJ Jel, nagkahiwalay kami noong June 26. Umabot din kami ng 3 taon. At yung napundar namin, pinabinta ko sa kanya para walang masabi. Sa ngayon, DJ Jel, panay, suyo pa rin niya sa akin na makipagbalikan, pero ayaw ko na. Sabi ko na lang sa kanya, asikasuhin mo mga anak mo kasi toxic na din ang relasyon natin. At panay, suyo pa rin sa akin, DJ Jel, block ko na sa messenger ah, para makamove on na rin ako, kami pareho. So ngayon, DJ Jel, may mga nanliligaw pa rin ako. Di ko muna na-entertain ah, pahinga muna ako. Mas maganda pala pag single. Yung tipong walang makikialam sa'yo. Magawa mo ang gusto mong gawin. At ganito pala ang buhay, DJ. Ito lang po, DJ Jel, ang love story ko. At shortcut na naman ang nangyayari. Kasi sobrang haba pag i-detalye ko po ang lahat, DJ. Salamat, maraming maraming salamat, DJ Jel at Ati Ferladance, sa mga sa pagbasa ng aking love story. Sender, si Miss Althea. Althea mula sa may Hong Kong. Digital Love Lines. Love Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Masaya ang
problema mo. Bawal na kasi bangon. Dapat smile ka lang. Dito sa Digital Love Lines.